What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel. Here I post fitness related content and for today's video, we will be talking about bad fitness habits na kailangan na natin kalimutan sa 2023. Ang magiging format nitong video, ang magiging atake nitong video is that sasabihin ko yung mga personal bad habits na gusto ko nang kalimutan or gusto ko nang tanggalin sa sarili ko. And that way, hopefully, kayo rin guys makarelate or at least mapaisip din kayo kung ano ba yung mga bad fitness habits na meron kayo. Siguro naman meron, di ba? Hindi naman tayo perfect. And mapaisip kayo na kailangan na nga siyang palitan, di ba? Kailangan na nga siyang tanggalin sa overall system natin. Itong video na to, na-conceptualize ko nung nakinig ako dun sa audiobook ng Atomic Habits. So kung alam niyo yun guys, maganda siya. I highly recommend. Paisip nga ako na parang, nga sa fitness, parang napaka goal-driven ng mga tao. Na dapat mas umaangat dapat yung habits kesa dun sa goal. Anyway, pakinggan nyo na lang kasi feeling ko mas may explain ng audiobook yun kesa sa akin. Baka mamali pa yung kwento. So before we start, please like the video, subscribe if you haven't already, and turn on post notifications so you won't miss any of my future uploads. So yun lang guys, sit back, relax, and enjoy the vlog. Okay, isang bad habit na gusto ko nang kalimutan sa 2023 is yung hindi nag-active mobility and hindi parang nag-prehab exercises. Last year kasi nagkaroon ako ng slight problem sa shoulders ko. Nahirapan ako mag-press, tapos parang may pinching talaga na pain. Una sa right lang, tapos pangalawa, both na siya. Yan kasi parang minamadali ko kasi yung every workout. Alam niyo yan, parang nagpo-push. Pinupush ko lang yung sarili ko kaagad. Hindi ako nagiging smart. So eventually, yung parang slight na aches and pains, lumaki siya until na hindi na ako talaga makapag-press. Nahirapan na talaga ako mag-press. As in, ang laki ng hinina ako sa mga pressing movements. So what I did was, nag-mobility exercises ako, nag-prehab ako, pinalakas ko talaga yung shoulders ko. Tsaka, gumamit ako nito, bayag ni Judas. So ito yan, parang nilalagay ko sa likod ko, sa shoulder blades ko, pinipress ko kung saan masakit, tapos nare-release niya yung parang tightness dito sa anterior delts. And eventually, bumalik na yung shoulders ko. Naging healthy na siya ulit, healthy-ish, na parang nakakapag-press na ako. Tapos eventually, pinalakas ko na ulit yung exercises kung saan ako humina. So yun, lesson learned sa akin na parang i-value yung mobility, tsaka yung mga exercises na hindi natin napapansin, which is yung mga warm-ups and prehabs. Ayun, gumagawa ko ng external and internal rotation sa shoulders ko para hindi siya sumaki. Tapos yung tuhod ko, wina-warm up ko talaga every time na meron akong leg exercises. Kasi pag na-injure tayo, wala na eh. Sira na yung lifting career natin. Kaya importante siya talaga and ayoko nang maulit yun. Kaya this year and moving forward, i-value ko na yung mobility and yung mga prehab exercises. Ano, par? Kamusta? Okay lang, par. Outfit check! Ay! Wala akong ganun, gago. Oh guys, meron kaming shoot today. Actually, tapos na. Hindi ko na na-video. Kasama natin mga athletes. Ano, par? Ikaw ba? Kasi yung video ko, ano, pre? Parang fitness. Sorry naman. Fitness habits na iiwan ko na sa 2023. Meron ka ba? May share on the fly. Wala eh, perfect ka na kasi. Hindi. Gago! Palagay ko pre yung ano. Habit. Yung pag-chicha. Chicha? Oo oh, pre, yun. Pag may nakita, dampot. Sikem, pero hindi tikem. Pero kaya na talaga. Eh kasi, nagluluto ka kasi talaga, di ba? Hindi. Kahit na. Mali yun. Huwag niyong tutularan yun. So, dapat let go nyo na yun, bago na ulit na mindset. Yeah. Mindset lang. Basic lang yung dapat. Prep kong prep. Prep kong prep. Yari ka. Ikaw ba, may mga fitness habits ka na gusto mo nang iiwan sa 2023? Ayaw mo na i... Fitness habit? No. Ano naman?
Hindi naman siya sobrang bad, no? Pero minsan, pag na-addict ako magbuhat, may moments kasi na-addict ako magbuhat. Tagal ko sa gym. Tapos parang yun ay nagiging highlight ng day. It shouldn't really be yung pinaka-highlight ng day mo. Kasi syempre may life ka outside. So minsan masyado ko lang siyang natututukan to the point na parang kung may kailangan akong gawin minsan, parang hindi na lang. Parang pagod na ako sa buhat, enjoy na ako sa buhat. So, siguro, more efficient with my time sa gym. Galing ha. Annyeong! Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next, so feeling like I'm Curry. Corn beef. Corn beef. Good yun. Ikaw ba meron kang ano? Meron kang fitness habit na gusto mo nang kalimutan iiwan sa 2023? Oo. Oh. Sa ganda ng katawan mong yan, may mali ka pa palang ginagawa. Pero ano? Pero napaka-perfecto ng katawan. Hindi ko komportable. Kaya nga eh. No? Pero pumayat ako. Pumayat ka nga? Oo, konti lang. Oo nga eh. Kaya may ginakita konti yung leg ko eh. Oo nga. Tamo. Yan eh. Masyadong kalori. Masikip lang. Hindi kasi sa yan eh. Pero ngayon 2024, maglalakad ka na madalas. Napakalaking tulong na rin binigay mo sa akin. Maaga ako nagigising. Tapos sa umaga, pagkagising ko. Kahit doon lang sa loob ng bahay, umiikot ako. Lalakad ka? Lalakad ako, mga ano. Kasi hindi ko pibuong compound na yun. Tapos kahit malinis yung kotse, pinupunasan ko. Napakalaking tulong na rin binigay mo. Kaya nga eh, halata nga sa'yo. No. Pamukha mo na si Richard Gomez eh. Si ano pa lang naman, si J. Ilagan. Wow, sino yun? Ah, napanahuna ni Richard Gomez din. Ito kailangan. Si Ronnie Ricketts lang kinala ko. Ay, putang na si Ronnie Ricketts. Nakita ko kanina, nag-a-arnis. Ito lang dala ni Ronnie Ricketts, so, tapos isang batalyon yung kalaban niya. Panalo pa rin siya dun. So, Ronnie Ricketts, idol talaga kita, boy. Saka Ronnie Ricketts. Saka ito, oh. Tama to. Pumps! Ako naman, okay, additional, okay, one bad habit na gusto ko na rin iwan sa 2023 is yung maarte sa pagkain. Although hindi naman ako maarte sa food, pero yung parang gumagawa pa ako ng mga recipes para lang makakain ng healthy. So siguro yun yung gusto ko nang i-let go kasi medyo time-consuming. Eh, recently, medyo kailangan mabilis tayo, fast-paced. So, yung mga pagkain ko recently, sobrang basic na lang talaga. Salt, pepper, minsan Splenda, yun na lang talaga. Tapos, ayun, parang yun siguro yung one habit na gusto kong iwan sa last year. Gusto ko nang baguhin this year. Para kahit on the go, di ba? Pag may kailangan puntahan, wala na masyadong arte, kain na lang. Hindi ko nga makain yung pagkain. May gusto kain, bento. Masarap yun. Taka, puro sili. Hindi! Kala mo lang yun. Sili na may konting kanin. What's up guys? Kahapon kasama ko lang sila. Ngayon may live stream kami sa Athlene. Hopefully, kung napapanood nyo to, nanood din kayo ng live namin. So kasama natin dito si Poy, tsaka si Air. Tapos meron akong baril dito. So sana sumama kayo sa... Pwede ko sila tanungin, no? Pwede ko pala sila tanungin yun sa topic natin ngayong video. Pero, irarantro ko muna sa kanila. Nagpa-practice kami ngayon, eh. Meron pa rin ba tayo mga... Di ka sure. I-MM mo lang doon. Oh, sige. Napaka-wholesome nga pala natin today. Yung sa akin, yung ano, hindi ko masyadong pinapansin yung mobility. Nagkaroon kasi akong problema sa balikat ko last year. Hindi naman siya problem. Pero parang nahirapan lang ako mag-press. Tapos na-derail yung progress. Kaya... Okay, for the last part nitong video. Isa, or parang pinaka ayaw ko nang i-carry over na habit sa 2024 is yung kinocompare ko yung sarili ko sa iba. Fitness-wise. Well, hindi lang basta sa fitness but in life in general. Kasi alam mo yun, parang sakit ko na talaga siya eh. Siguro dala na rin ng nature ng bodybuilding, di ba? Parang akit ka ng stage, kukompare mo yung sarili mo sa ibang tao. Ganun talaga eh. Pero yun eh, parang masamang ano siya eh, masamang habit talaga eh. Kasi kukompare mo yung sarili mo na, bakit kaya si ganito? Ang ganda nung
ng katawan niya, tapos ako ganito lang or whatever. Kahit na nga ba yun yung nature ng bodybuilding, ang pangit nung habit na yun eh. Eh na, hindi natin napapansin, or well, at least ako, hindi ko napapansin na nakikarry over ko na yun sa life ko mismo, sa ibang aspeto ng life ko, which is bad. Kasi nakocompare ko yun sa sarili kong progress sa ibang tao. Kaysa i-compare mo yung sarili mo sa iba, i-compare mo na lang yung sarili mo sa past version mo. I guess yun yung mas mahalaga, na dapat nag-i-improve ka bodybuilding and hindi sa bodybuilding, di ba? Fitness and hindi sa fitness. So nag-i-improve yung fitness habits mo, nag-i-improve din yung parang habits mo in life in general. Kasi I believe na yung fitness natin or yung fitness habits natin, malaki talaga yung contributions nun sa mismo ugali natin. Kasi ayun eh, ang laki kasi ng oras na nabibigay natin sa fitness. Kaya minsan hindi natin napapansin na nagki-carry over na pala yung mga maliliit na habits na nade-develop natin through it sa mismong life natin. So for example, yung eating habits natin, yung pagiging disiplinado natin, nadadala kasi natin yun sa iba. And yun din, pati yung mga bad habits, nadadala din natin yun sa iba. Kaya I guess yung pagko-compare ko ng sarili ko sa iba, dapat ko nang itigil kasi nagki-carry over din talaga sa mismong life ko. And dapat matutunan ko na rin na i-compare ko yung sarili ko sa past self ko na lang. Kasi yun talaga yung may bearing, guys. Yun talaga yung parang mas importante na nag-improve tayo. So yun, like I mentioned, yung atake natin sa video na to is sabihin ko yung mga habits na ayaw ko na. And hopefully, by that, makarelate kayo and makapag-communicate ulit tayo, makapag-discourse, mag-create ulit tayo ng discourse sa comment section down below kung nag-agree ba kayo, kung ganun din ba kayo, para, di ba, mas masaya kasi pagka ganun eh. Ayun, I guess that's the video. Medyo short lang. Stay tuned sa mga susunod na content na ilalabas natin. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion. Ayaw makita. Okay. Follow your passion. Kahit na 0.1% progress lang everyday, okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. Stay tuned sa more content. Fitness and hindi fitness. Teaser. Pabitans. Bye-bye.